That's what I'm talking about. Yeah. Mga idol, lalo na sa lahat ng mga OFW ng mga subscribers sa aking YouTube channel. That's what I'm talking about! Sa video na ito, mga idol, ishare ko po sa inyo ang bagong kalaman kung bakit nakakalbo ang isang tao. Bago ang lahat, mga idol, ishout out ko ang aking mga bagong subscriber sa aking YouTube channel sa aking pagbabalik. Ito na sila! Shoutout nga pala kay Filipina Bisaya Netherlands, Little Kids Mind, Hairdresser, Beautician Vlogs, Mar Juvi Calino, Being Positive, Talani, Mahalo TV, Jubil TV Manalili, Julie's Journey, Young Taiwan's Vlog. Ayan, mabait yan, di kita nyo yung mga idol, mabait yan. Lady Red Lion, parang nga rin yan, matapang yung babae na yan. Rose Diabolo, Windy Santos Ildis. May pahabol pala ako, mga idol, si Chinoy Dubai. So sila po yung mga bagong kaibigan ko sa aking YouTube channel. Salamat sa inyong lahat, mga idol, sa pagtangkilik at sa panunood sa aking mga katulad nito. Bagong video na naman to. Kaya, and I hope itong mga pangalan na minimension ko, sila yung mag-una mag-comment sa aking YouTube channel. That's what I'm talking about. Alam na, stress ang dahilan kung bakit nakakalbo ang isang babae o lalaki. Kasi pag nagkulang ng blood supply sa lahat ng ating party ng ating katawan, isa sa mga naapektuhan sa ating party ng katawan is yung ugat ng ating buhok. Pag ang root ng ating mga buhok nawala ng blood supply, ito yung tinatawag na hair loss pattern, kung saan paliit ng paliit yung ugat ng buhok hanggang magsasara siya at wala nang tumutubo na buhok. Sa pagsapit na age 50, 50% ng mga kalalakihan, mga idol, apektado sa ganitong pagkakalbo, and 40% naman sa mga kababaihan. And that's facts. Ang pangalawang rason, mga idol, kung bakit nakakalbo ang isang tao ay yung tinatawag na genetics, kung saan mayroong history ang inyong pamilya na nakakalbo kayo. Sa case ko naman, mga idol, wala po kaming lahi na nakakalbo. So, walo po kaming magkakapatid. Ako lang po ang tinamaan ng malas, kaya ito yung resulta sa akin. So, wala tayong magawa kundi tanggapin na lang yung katotohanan, ng mga idol. Number 3 na dahilan kung bakit nakakalbo yung tao, yung tinatawag na radiation sa chemotherapy. Kaya usually, pag may makita kayong mga tao, mga idol, na nag-aandir sa chemotherapy, talagang nakakalbo yun sila. Yun po ang dahilan kung bakit sila nakakalbo. Kasi napaka-harmful po yung tinatawag na radiation sa chemotherapy. Kaya lahat ng mga buhok mo sa katawan, talagang mauubos talaga siya pag palagi kayong nagtiterapy. Ang number 4, mga idol, kung bakit nakakalbo yung mga tao, yung palaging nagiinom ng blood thinners, yung medication about sa blood thinners, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit naubos o nakakalbo ang isang tao. At saka yung mga bodybuilders na usually gumagamit ng mga steroids, yung mga steroids na ini-injection, malaki po ang chance na magkaroon po sila ng pagkakalbo sa kanilang mga buhok. At saka yung mataas pag-take ng dose ng vitamin A, isa din yun ng cause kung bakit nakakalbo, numinipis ang buhok ng isang tao. Ang number 5, mga idol, kung bakit nakakalbo ang isang tao, yung tinitake niya na irons, maliit lang yung tinitake niyang iron. Pagkatapos, maraming dosage ng vitamin E ang kanyang tinitake. So masama pala sa katawan, mga idol, pag masyadong maliit yung tinitake mo na iron sa inyong katawan. At masama din sa ating katawan pag sobra naman yung vitamin E. Ganun pala ang katotohanan, na masama sa katawan ang sobrang
pag intake ng vitamin A, tapos yung pumapasok na iron sa ating katawan is konti lang. So kailangan talaga balance ang lahat para walang parte ng ating mga katawan ang maapektuhan na mga idol. Kaya mga idol, bago matapos ang video na to, mayroon po akong itatanong sa inyo. Kung ikaw ay tinamaan ng ganitong klaseng problema sa ating sarili, ikinahihiya mo bang maging isang kalbo? I-touch lang po inyong message sa baba kung ano ang opinion nyo, kung ikahihiya nyo ba ang magiging kalbo kung darating ang time na kayo ay makakalbo. That's what I'm talking about. Sa una mga idol, talagang mahihiya ka, lalo na isa sa mga kaibigan mo na sasabihan ka, hala, makakalbo ka friend, di ba? So, mahihiya ka talaga pag gano'n, isa sa mga kaibigan mo na manutis yung buhok mo, numinipis, and in the long run, ito na yung kinalabasan, di ba? So talagang napaka-psychological distress pag isang tao nakakalbo. So yun po ang katotohanan, mga idol. That's what I'm talking about. Unfortunately, mga idol, pag inaksip mo na yung katotohanan na isa ka lang mga tinamaan ng malas na katulad ko, isang kalbo, darating ang time na hindi ka na talaga hindi ka na mahiya sa sarili mo, hindi ka na matatakot lumabas, hindi ka na mahiya sa sarili mo dahil inaksip mo na sa sarili mo na kalbo ka. Did you notice sa mga tao na hindi pa nila inaksip yung pagkakalbo nila, kahit saan-saan sila pumuntang mga albularyo, pupunta sila sa mga mamahaling clinic katulad na Dr. Bilo para magpa-transplant ng hair, magpatanim ng buhok. Yung iba, bumibili ng wig pag lumabas sa bahay dahil hindi nila accept ang kanilang sarili na sila nakakalbo. Parang ganun. Pero sa akin mga idol, based sa aking kaso, tinanggap ko na po na isa po akong kalbo at hindi na talaga tutubo ang buhok na to. Kaya wala ka ng ibang magagawa mga idol, kundi i-accept mo yung katotohanan na isa kang kalbo dahil wala ka ng choice. Shout out sa lahat ng mga kalbo dyan. Huwag po kayong matakot, huwag po kayong mahiya. Itaas noo natin mga kalbo na tayo ay hindi dapat mahiya kung ano yung naranasan nating problema sa ating parte sa ating katawan. Dahil alam nyo mga idol, parte ito sa ating buhay. Kung binigay ito sa atin na talagang ito yung tadhana sa atin na tayo ay nakakalbo, wala tayong magawa mga idol. Alam nyo kung bakit? Dahil wala tayong choice mga idol. Yan ang sinasabi ko sa inyo. That's what I'm talking about. Kaya mga idol, sa mga subscriber ko ng mga kalbo dyan, chill out lang tayo. So, ganun talagang buhay mga idol. Hindi lahat pumapabor sa atin. Accept na natin yung katotohanan mga idol. Dahil marami naman tayong kalbo, di ba? Marami namang mga artista na mga kalbo, di ba? Mga idol natin yun. Doon tayo nag-build ng confidence sa mga artista na to. Dahil kahit sikat na sila, kahit napakasikat na sa buong mundo, hindi nila inisip na magpa-transplant ng kanilang mga buhok. Kahit napakarami nilang pera, billions, pero hindi nila inisip na pumunta sa mga mamahaling doktor para magpa-transplant ang buhok dahil inaccept nila yung katotohanan na sila'y kalbo na. That's what I'm talking about, mga idol. Ano lang tayo? Be true. Be true lang tayo sa ating sarili, mga idol, para matanggap tayo sa ating lipunan. At the same time, hindi natin ikinahihiya ang ating sarili sa mga tao. Sana po, hanggang dito na lang po mga idol, I hope na meron po kayong kunting natutunan sa aking video sa araw na to. Peace out!